Oi, good evening, Ma Ikso On. Oi, bisa ya? Oke, sok. Nah, tim ka. Ning gabi sa inyong tanan, Bisaya ba na tanan dire or Tagalog? Kailangan Tagalog ba nato? Dito talaga Tagalog. bro, Tagalog Tagalog ka lang. dahil So, brother, ang tanong ba ay kung walang hirap sa Tagalog, pwede mong Bisaya. Kaso nga, dami magre-reklamo ang viewers, so yun ang problema dito Oo. eh. Nagtanong ko kanina kung ano bang topic ang pinag-usapan, kung ano bang pwede itanong. Sabi kanina, may nag-reply na kahit anong topic. Yes, kahit ano bro, dahil ano dito eh, supposedly dapat sana ngayon, sabi ni Junior Almaden, Rogiano, tapos na ba ang debate? Ito sagot ko, hindi sumipot yung ano, yung si Unmasking Live, hindi sumipot, kaya wala nangyaring ano, debate. Yun, Brother Melsom. Sige. Bago ang tanan, no, magpailan lang ko. Ako ay isa ko ka-atheist. Atheist ka, okay. So Atheist okay daw. ba rin ang atheist? Welcome ba? Oh, Welcome, welcome welcome ba bro. dito yung atheist? Yes bro, welcome. Wala pa namang instruction na bawal. Dati kasi may mga pinagbabawal si padre gaya ng Muslim dahil hindi sila religious makipagtalakayan. Eh, sabi ni Padre Dario, huwag yun nang papasukin ng mga kahit sino Muslim. So, introduce lang kami na kung gugulingon. Welcome. Actually, ang father ko is Catholic faith defender. Ang problema lang ako ay atheist. Okay, Kasi, go ahead bro. dugay na lang mo, katagal na namin nag-uusap, ni isa, hindi pa niya mapatunayan. Ang question ko lang, brother, is magsimula lang sa kaluluwa. Kasi, una, yun ang kasi, ang kaya tayo nagkaroon ng paniniwala sa Diyos dahil para yung kaluluwa natin ay mapunta sa langit. Tama? Sa ngayon ba kayo doon? Ngayon, ang tanong ko, may kaluluwa ba ang tao? Meron bro. Kami naniniwala kami sa Biblia. Okay. May kaluluwa. Imbes kami naniniwala sa Biblia at dahil sinabi ng Biblia na may kaluluwang tao na hindi kayang patayin ni numan, okay. Naniniwala kami doon. Okay. Ang kaluluwa ba ay made of matters? Hindi siya may paliwanag ng science, bro. Hindi, tanong ko lang. Kayo kasi ang nag-claim na may kaluluwa eh. Yes, bro. Gusto ko lang malaman sa inyo kung ang kaluluwa ba ay made of matters. Kaya may kaluluwa dahil may naglikha ng kaluluwa. Kaluluwa may naglikha. Spirit ang kaluluwa at ang naglikha ng spirit din. Okay. Kaya kami naniniwala. Yun ang claim nyo. Wait lang. Yun ang claim nyo. Okay. Tapos muna ako. Yan ang tanong ko. Kung may kaluluwa, sige, ganito na lang. Ang kaluluwa ba ay may isip? Yes bro, may isip bro. Actually, naturuan niya si Adan kung paano magsalita. Okay. Saan galing ang isip niya? Sa kanya, siya mismo galing sa kanyang isip niya. Siya, hindi, saan kung galing? Kasi ang tao, buhay pa tayo, ang isip natin nasa utak. Tama, hindi. Kung ang tao binigyan ng isip, yung kung ang ginawa niya, nagawa niya lagyan ng isip, syempre siyang gumawa, meron din siyang isip. Nakakilala siya ng tao. Nakakilala siya ng kapwa, kaluluwa. Sumagot po siya, no? Katunayan, wait lang, Virgin Ray. Katunayan, bro, nang dahil sa kanyang isip, naturuan niya si Adan kung paano magsalita. Virgin Ray? Claim niya lang yan. Claim niyo lang yan. Sa sisulat-sulat lang yan. Kaya tinatanong ko kayo. Kapatid, sakit lang. Okay. For the sake sa mga nanonood ngayon para hindi malito, no? What is soul? Doon tayo mag-umpisa. Okay, pwede. Kasi hindi pwedeng na ikaw magpaliwanag. Okay, i-define nyo yung soul. Sige, yung kaluluwa, okay. I-define natin. Yung mapunta ng langit. Para maunawaan mo, at maaari mo muna bro, hanggang may sumisagot, wag ka muna sumataw. Okay. Para okay. Hindi magkagulo, ano? Okay, sige. Okay, ang explanation ng simbahan, bakit may kaluluwa? Dahil ang kaluluwa ay ang dahilan ng buhay. Kung may buhay ka, it means may kaluluwa ka. Ganun lang kasimple. Kung wala kang kaluluwa, patay ka. Okay. No? So what is soul? Soul is the principle of life. Kung may buhay ka, means may kaluluwa ka, kapatid. Yun lang pinakapayak na simple na madaling maunawaan kung ano ang kaluluwa, kapatid. May buhay. Lahat ng may buhay, may kaluluwa. Okay. Kaya tinatanong ko kasi 'di ba tama kung tama ba ako na ang kaluluwa 'yun ang mapupunta sa langit o sa impierno, depende sa lang sa buhay mo dito sa mundo, yes, 'yun ba 'yun? Bro.
Yes bro, gaya na sinabi ko, yun ang mapupunta. Okay, yun ang nakasulat sa Biblia. Niniwala ka doon. Kung hindi ka naniniwala doon, hindi namin yung problema. Kaya ang tatanong ako sa inyo. Di lang prof, kung meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, ibig sabihin may tagapaglikha. At ang lumikha noon, meron din siyang espiritu. At yung espiritong yun na lumikha ng ating kaluluwa, siya ang nagturo kay Adan kung paano magsalita. Okay. Yun ang claim ng Biblia, okay? Di claim ng Biblia yan. Kahit science, eto. Yan o. How babies learn to speak. Tingnan nyo ha. Kaluluwa bang sagot yan? How babies learn to speak. Okay. Ha? Sabi dito, babies learn to speak by imitating the sounds they hear around them. So the more you talk to your baby, okay, the faster they will acquire speech and language. Kaluluwa ba yan? Yan ba yung kaluluwa? Kumahimik ka muna. Hindi okay. Pa ako tapos. O sige. Ayan ha. So the more you talk to your baby, the faster they will acquire speech and language skills. Many adults use a special tone of voice when talking baby talk. A high-pitched voice with exaggerated expression. Sabi dito, ang mga sanggol natututong magsalita by imitating the sounds they hear around them. Kaya the more you talk to your baby, the more they acquire speech and language skills. Kung yun ang baby natutong magsalita dahil lagi mong kinakausap, paano ka naman natutong magsalita? Dahil kinakausap ka ng magulang mo. Yung magulang mo, paano natutong magsalita? Dahil kinakausap rin ng lolo't lola mo. Yung lolo't lola mo, paano natutong magsalita? Dahil kinakausap din ng kanilang mga magulang. Paatras tayo dahil may tao, siyempre may unang tao. Sino ang nagturo sa unang tao magsalita? Eh di yung gumawa sa kanya, yung espiritong gumawa, siya ang nagturo kay Adan kung paano magsalita. Natuto si Adan, tinuruan niya yung asawa niya, tinuruan niya yung mga anak niya. Ang nagturo sa kanya, yun ang lumikha. Hindi na may paliwanag ng science yan. Maliban na lang kung tututulan mo ang sinasabi ng science na ang tao natututo magsalita by imitating the sounds they hear around them. Pwede mo magsalita? Ano? Laban? Aw. Sangayon ako na ang tao nga ay natuto magsalita dahil sa magulang. Oh. Sino nagturo sa unang pero tao yung magsalita? I-connect mo yung tinuruan ng espiritu, sino nagsabi sa inyo? Sino nagsabi sa inyo na tinuruan ng espiritu yung tao? Kung tutol ka niyan bro, kung tutol ka niyan sa sagot ko, sino ang nagturo sa unang tao magsalita? Sumasangayon ka na ang bata natututo dahil kinakausap ng magulang. Correct. At dahil sangayon may tao, man. Natural, may unang tao. Tanong okay. Ko sa'yo, sino ang nagturo sa unang tao magsalita? Hindi ko alam. Ba't ka tututol? Wala mo ka lang ba idea? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ako mag-claim na hindi ko mapatunayan. Ibig sabihin pala bro, dyan doc, claim niya rin yun kasi hindi niya alam. Claim niya rin yun. Bakit? Ako, napatunayan ko. Bakit? Ang sabi ko kasi, tayo, ang mga anak natin, natutong magsalita dahil kinakausap natin. Eh yung unang tao, kasi may tao. Tao ako, tao siya, tao tayong lahat dito. Kung may tao, may unang tao. Eh yung unang tao, walang magulang yun eh. Saan siya natutong magsalita, hindi makapagsagot. Ang sagot ko, yung espiritong lumikha sa kanya, yun ang kumakausap sa kanya. At naririnig ng unang tao, kaya siya natutong magsalita. Maliban na lang kung tututulan niya sinasabi sa science. Sige, merong bata doon sa loon na sinulong lang sa kwarto. Ito na. May isang bata doon sa loon, kinulong lang doon sa kwarto. Ang lagi niya lang naririnig, Papa, Papa. Wala nang iba, Papa, Papa. Lumaki na lang siya ngayon, ang tanging alam niya, Papa, Papa. Yung bata, kahit hindi pipi, ilagay mo sa kwarto, huwag mong kausapin. Pakainin mo lang, padidehin mo lang. Hanggang lumaki, hindi siya pipi, huwag mong kausapin. Wala siya maririnig ng ibang tunog. Tingin mo, may ano yun, matututong magsalita yun? Hindi, kahit hindi pipi yun. Brojando. Pwede ba kaming sumagot, bro? Sige, magbigyan ko na lang kayo dahil ano eh. Hindi na niya masagot yung ano ko eh, yung clarification ko. Tutunan to, hindi na masagot yung clarification ko.
Kala ko galing. Papayata, sagot lang ako bro. Sagot lang ako. Hindi para sa kausap mo, kundi para sa mga nanonood kayo. Ano? Sige, ano ka? Ha? Si ano, yung Melsam? Okay. Mute yata kasi sinasabayan ako magsalita. Ang kapatid, kung nakikinig ka kapatid, no, yung sinabi kong sagot sa iyo kanina, hindi yon sagot ng simbahan lang. That is philosophical explanation, bro. Ibig sabihin, nagpaliwanag noon mga philosopher, no, mga tao na mataas ang pinag-aralan when it regards to metaphysics, no? At ang kadamihan sa kanila, hindi kasapit ng simbahan. Paliwanag nila yun. Sabaga, include dyan ang siyensya, no, sa philosophy. Paliwanag nila yun na ang buhay, ang kaluluwa ay ang siya ang source of life. No, ibig sabihin, kung may buhay ka, ibig sabihin may kaluluwa ka. Okay, so about naman dun sa tanong mo, no, kung sino ang nagturo sa tao o sa kaluluwa, ang turo ng simbahan, may nitrigal sa dyan, kapatid, ang tao kasi, nung linika tayo ng Diyos, tayo ay kawangis niya. Ibig sabihin ng kawangis, mayroon na tayong kaalaman tulad ng Diyos. Hindi na natin kailangang turuan dahil ang kaalaman natin galing sa Diyos. No? Wala namang mababasa kahit anong basahin dyan na ang mga unang magulang si Adan at Eva tinuruan. Nung ginawa sila, mayroon na silang intellect and will kasi kawangis nga ng Diyos. No? Pero kung ang tanong mo, kaluluwa kapatid, kung nag-focus ka sa kaluluwa, simple lang. Ang kaluluwa ay ang principle ng buhay. Kung may buhay ka kapatid, ibig sabihin may kaluluwa ka. Yan lang, hindi lang yan explanation ng simbahan, explanation yan ng pilosopiya kapatid. Hindi, mag-unmute ka. Hindi naman kita sinasapawan. Hindi, ganito. Pero na out of topic na ito bigla eh. Bigla tayo umabot sa language. Ang tanong ko ng kanina ay ganito. Bro, hindi ako nag out of topic bro. Yun ang paliwanag ko to prove na meron talaga espiritu. At yun ang nagturo. Kung ayaw mo tanggapin yun, hindi ko na problema yun. Okay, sige. Pwede ako magsalita. Kanina, sinabi nyo, ang magulang ko, magulang, tinuruan ako ng language. Sang-ayon ako doon. Pero pagdating sa dulo, sinabi nyo, espiritu, tinuruan ako ng language. Kaya tinanong ko, ano ba yung espiritu? Matters ba siya para makapagturo yan, sa ng language? Bro, hindi kasi ma-apply. Yung in-explain mo dyan do, ano yun, para madali mong maunawaan ba? Pero hindi mo pwedeng ikapit yan kasi nung ipinanganak ang ginawa ko ng tao, hindi naman mga bata. Man, tao na ang ginawa. Pinagkalooban ng kaalaman, will and intellect. Diyos ang nagbigay noon. Hindi na kinakailangan turuan kasi meron na siya niyan. Pwede ko salita. Brad, medyo complicated na topic actually kasi nag-claim na naman kayo ng ibang claim ng tao ay gawa. Mapatunayan niyo ba na ang tao ay ginawa ng Diyos? Mapatunayan mo rin ba na ang tao ay hindi ginawa ng Diyos? Magtanong ako sa iyo, bro. Naniniwala sa ayon sa science, bro. Ayon sa science, hindi sa simbahan. Ayon sa science, walang nagmula sa wala na nag-exist. Maniniwala ka dun o hindi? Correct, kasi law of science yan. Law of nature yan. Out of nothing, nothing comes. Question. Okay. Kung hindi pwedeng mag-exist, hindi kaya mag-exist ang isang existed na being sa kawalan, paano ka nag-exist kung hindi ka pwedeng mag-exist galing sa kawalan? Ang sagot ko, pwede mo sumagot? Sagutin mo. Sige, sagutin mo. Hindi ko alam, pero ang tanong ko, yan yung problema, hindi ko alam. Ang isang material, hindi ka nag-claim eh. Ayun, dahil hindi ko alam bro. Bro, puro hindi alam. Claim lang yan, claim lang yan. Claim lang. Claim lang yan. Claim lang yan. Akala ko ba magaling yung kausap nyo? Akala ko magaling ko. Ay, sagitang, para maunawaan ng mga nakikinig. Sagitang, kapatid. Kapatid bro, makinig ka dahil saglit lang, dahil umayaw ka na eh. Next question. Dahil sangayon ka na hindi pwedeng mag-exist ang bagay na galing sa kawalan. Sangayon ka rin ba ayon sa science?
Ayon sa science sana, hindi pwede mag-exist ang bagay na walang gumawa. Sakayan ka o hindi? Hindi, walang gumawa? Sabi ng science, hindi pwede mag-exist ang isang bagay na walang gumawa. Sang-ayon ka ba o hindi? Sang-ayon. Okay. Sang-ayon. Okay, salamat. Sino ang gumawa sa iyo? Pwede mo explain. Next question. Sino ang gumawa sa iyo? Gayong hindi ka naman pwede palang mag-exist galing sa kawalan at sabi mo mag-exist ka lang kung may gumawa sa iyo. Sinong gumawa sa iyo na hindi galing sa kawalan? Sino? Hindi ko alam. Ayan ang problema. Nanto, puro lang alam to eh. Pwede ako magpaliwanag? Kala ko pa magaling. Nag-claim lang. Pero, paano siya magpapaliwanag hindi kung walang alam? Nag-claim lang. Magpaliwanag ako. Explain ko yung side ko. Hindi ako nag-claim kasi na hindi ko mapatunayan. Ang sa inyo kasi, sinabi lang ng Biblia. Patunayan eh. Kaya ganito, makinig mo na kayo eh. Kayo lang naman palagi sa salita na. Magsak ka na. Hindi ako nag-claim na hindi ko mapatunayan. Ang sinasabi niyong patunay sa ginawa niyo, sulat-sulat lang. Hindi. Ang ebidensyan nyo, natutuwa na. Brodyando, sabi niyo daw, hindi siya nag-claim na hindi napapatunayan. O bakit hindi mo alam? Hindi ko nga alam. Kasi wala pa akong... O nag-claim ka nga. Dahil hindi mo alam. Bro. Hindi ako nag-claim. Hoy, Melson, kung tutol ka, sangayon ka ba, Melson, na kapag tumutol ka, alam mo ang tamang sagot, yes or no? Anong tinutulan ko? Yung sagot namin na ang tao gumawa ng ano, may gumawa sa tao. Ano kay ebidensya nyo? Ano ebidensya? Yun na nga, tinatanong ka nga kanina. Ano ebidensya? Tinatanong ka nga kanina, ba't di ka anong makasagot? Proof? Anong proof? Ako, brother, paliwanag ko muna. Ako ay at yes. Ito. Ako ang mag-refresh. Kanina, sinabi ni Brother John Ray na kaya tayo nag-exist dahil may gumawa. Tumutol ka. At dahil tumutol ka, oblige kang tanungin dahil tumutol ka kung ano ang sagot mo. Ngayon, sabi ni Brother John Ray, sang-ayon ka ba sa law of science na kapag na walang bagay na nag-exist kung walang gumawa? Sabi mo, yes. At dahil nag-exist ka, sinong gumawa sa'yo? Huwag mong sabihing no. E kapag tinutulan mo ang sagot namin, dapat alam mo ang tamang sagot. Huwag kang magsabi na hindi ko alam. Kala ko ba magaling ka? Labas mo yung galing mo. Sige, unmute. Bro Janlo, paano gagaling yan? Wala nga alam. Brad. Huwag mo sabihin hindi mo alam. Huwag ko sumagot na hindi mo alam. Ulitin natin. Ano yung unang tanong? Brother Janlo. Yes, Edna. Easy lang para makuha natin yung ano niya. Hindi, ganito. Sige. Ang napansin ko sa kanya, te, tutol lang siya ng tutol. Diradaan tayo sa pamimiloso po. Sana bro, kung tututol ka at ikaw ang tinatanong, makakasagot ka. Huwag kang sumagot ng hindi mo alam. Brad, bro, dyan. Claim ka o wala. Ang issue dito, kung may batayan ka ba, yes or no? Yun ang issue dito. Eh may sagot si Brother John Ray. Ikaw naman, tututulak ka, walang alam. Bro, ilinawin natin para mas maintindihan ni Brother Mel, walang mawalang galang po, no? Ang pinag-uusapan kasi dito, ang sinasabi lang, very basic lang po. Pag sinabi mong mali, dapat alam mo yung tama. Correct. Yes, sandali po ah. Ang punto kasi rito, ay mali yan kasi claim nyo. So the question is, pag sinabi mong mali yan kasi claim nyo lang, mali eh kasi tumututol ka nga. Dapat, you should know the right answer. Yun lang ang punto doon. Hindi pwede yung hindi mo alam, eh that means kami may alam, ikaw ang wala. So ganito lang po, pagka sinabi mong tumututol ka, pag tinanong ka, sabihin mo po yung tama. Pag may mali, may tama. Yun lang po yung ibig sabihin ni Bro Jando, kapatid. Ha? Okay, salamat. Wala akong salita. Wala akong sinabing mali kayo. Ang sinabi ko, claim nyo yun. Ang claim nyo yun, ako, ulitin ko lang ha, ako ay atheist. Dahil kayo na nag-claim na may Diyos, ay wala kayong hindi nyo mapatunayan ang Diyos. Ayun, napatunayan ko. Ito. Saan ang patunay mo nga? Kaya tinatanong ko, saan ang patunay nyo? Isa pang ebidensya ito. Saan? Tayo. Naniniwala ka ba, bro, na ito ha, tingnan mo yung screen ko. Naniniwala ka ba na itong mga kulay na ito ay dumikit lang dito
Tapos biglang naporma ang litratong ito nang walang taong gumagawa. Naniniwala ka doon? Naniwala akong may taong gumawa niyan. Ayun, ngayon yan. O ngayon, ito naman ang next question ko naman sa iyo ngayon. Paano may papaliwanag sa amin na ang bawat tao sa mundo, ilang tao sa mundo, iba-iba DNA? Brad, wala akong kinilim, kaya hindi ako nagsabi. Hindi, tinatanong kita. Kasi may alam kami dyan eh. Ang salok ko tinatanong sa hindi ko kiniklaim, paano ko ipaliwanag? Kami kasi bro, meron ako nag-claim ba ako niyan? Meron kami batayan ganito. Kami naniniwala na merong Diyos na lumikha ng tao at ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng iba-ibang DNA. Yun ang ami doon. Ngayon, ikaw bilang pagtutol mo sa sagot namin, kasi kami madali lang sagutin yan. May Diyos. Ikaw naman, paano papaliwanag sa akin ngayon na ang bawat tao sa mundo, iba-iba DNA? Brad, hindi ko alam yan. Hindi ako nag-claim. Ano mga alam, Brother Angel? hindi ko alam. Wala kong dapat i-prove kasi wala kong claim. Kayo na may claim na may Diyos. Kayo ang dapat magpatunay. Yes. Diba? Kaya nga sabi ko kanina. Yun ang patunay ko, bro. May Diyos dahil ang tao iba't iba DNA. Walang kayang gumawa ng DNA. Diyos lang. Oh, yun ang aming ano. Ano ebidensya mo na Diyos ang gumawa ng tao? Circumstantial evidence ang tawag doon. Hindi nga. Alam mo ba ang circumstantial evidence? Brad, wag mo ikunik diritso, Brad. Na tao gumawa, Diyos gumawa. Anong proof mo na ang tao, ang Diyos ang gumawa? Anong proof mo? Yun na nga. Ang ebidensya ko na may Diyos na gumawa. Dahil ang tao, bawat tao, iba-iba ang DNA. Yun ang ebidensya ko na may Diyos na gumawa. Ikaw, kung tututol ka, ipaliwanag mo. Bakit ang tao iba-iba DNA? Oh, sige, pwede ko masalita ulit. Ganito na lang, ganito. Ganito, kapatid, simplihan ko lang. Pwede, explain ko lang ha, kasi kaganina kapatid, tinanong na kita kaganina eh, hindi pwede mag-exist ang bagay sa kawalan, na walang gumawa. Hindi correct. Ka na tumutol doon. Correct. Kahit pa hindi mo alam, sakit lang, makinig ka muna. Kahit pa hindi mo alam, sangayon ka sa akin na hindi pwedeng mag-exist ang isang bagay na walang gumawa. Correct. So, next question mo, naniniwala. Saglit lang. Next question, naniniwala ka ba bro na ang isang bagay tayo nag-exist tayo dahil may gumawa sa atin, naniniwala ka o hindi? Anong ibig sabihin gumawa yung hinulma-hulma agad lang, yanan? Wala ko ba? Aside lang mo dyan doon. Makinig ka muna. Ano ba yun? Ano lang muna, wag nating isali ang Diyos. Question ko kasi hindi pwedeng mag-exist ang tayo na walang gumawa. Question, maniniwala ka ba na nag-exist tayo dahil may gumawa? May pinagmulan. Pero hindi ko masabi kung may gumawa. Di ba, sangayon ka na hindi tayo nag-exist kung walang gumawa. Sangayon ka, di ba? Hindi. Correct. Correct. Ngayon, correct. Sangayon ka na kaya tayo nag-exist dahil may gumawa sa atin. Kaya ang term ko... Wait. Sagutin mo, bro. Direkta, please. Yun, mali ako sa pagsasabi. Para matapos. Dahil sangayon ka na hindi tayo pwede mag-exist na walang gumawa. Sangayon ka rin ba ngayon na kaya tayo nag-exist dahil ginawa tayo? Sangayon ka o hindi ka sangayon? Okay, sangayonan ko. Sige, sangayonan ko. Sangayonan ka. Okay. Sino yung being na yun na gumawa sa atin? Kahit anong ipangalan mo, wala kaming problema. Magulang ko. Magulang ko. Ginawa ka ng magulang mo? Oo. Oh. Bago ang magulang mo, sino gumawa ng magulang mo? Magulang niya. O, sino yung gumawa sa magulang niya? Magulang niya. Hanggang sa dumating sa pinakauna, sino ang gumawa sa yung pinakauna-unahan? Yun, hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Yan na. Huwag mo i-conclude agad, Brad. Ngayon, saglit lang. Pakinig ka saglit. Hindi pa tapos. Saglit. Sige. Dahil sa prinsipyo mong pinaniniwalaan na hindi pwede mag-exist ang bagay na walang gumawa, saan ang galing yung kauna-unahang gumawa sa kinanununuan mo? Brad, oo, hindi ko alam yun. Pero hindi ibig sabihin, tama yung proof. Bro, ganito. Huwag tayong tumawa. Huwag mo yung conclude agad. Kapatid, huwag mo yung conclude agad na Diyos ang gumawa. Yes. Kaya nga sabi ko sa'yo. Kapatid, sabi ko sa'yo, bro. No? Kahit sino pa ipang... Makinig ka muna. Kahit pa sino pang ipangalan mo sa isang being, no? Na siya ang responsible sa lahat ng existence sa mundong ito. Sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Kahit sinong being pa yan ang iyan, maniwala ka man na Diyos na hindi, sa amin, siya ang Diyos. Ganun lang kasimple. Sa inyo kung sa paniniwala mo, ang existence mo nang galing sa isang bagay na gumawa sa'yo, hindi mo man siya paniniwala na Diyos, kung sa amin, siya ang Diyos. Naunawaan mo, bro. Pwede mo salita.
Patunayan nyo nga ng ebidensya. Ito na nga. Hindi na kinakailangan. Hindi mo may paliwanag eh. Hindi na kinakailangan. Hindi na agad. Kapatid, ah, mo may paliwanag, ebidensya na nga yun. Ano ebidensya nyo? Ano ebidensya nyo? Na Diyos ang gumawa. Ano ebidensya nga? Ano ebidensya nyo ang Diyos gumawa? Bro, bro, hindi na nga kinakailangan, bro. Hindi na kinakailangan. Ano nga ebidensya, Brad? Makinig. Nako. Hindi na kinakailangan ang ebidensya kasi ikaw na mismang umami na hindi ka pwede mag-exist na walang gumawa sa'yo. Correct! Correct! Sa kayo oh, yung being, bro, yung being na responsible sa pag-exist ng lahat ng bagay, yun yung Diyos. Paano mga nasabing Diyos yun? Kasi naniwala ka na hindi ka mag-iigit kung wala siya. Kaya nga, paano mo nasabing Diyos yun? Dahil na ginawa ka niya. Sino nagsabi sa'yo yung ginawa ka siya niya? Siya ang Diyos. Siya ang source of all existing. Brad, bigla kayo nag-conclude, Brad. Eh. Bro, ito bro. Huwag bigla kayo nag-conclude. Eh. The arts of argumentation and debate, Melson, pag ikaw tumutol, dapat alam mo ang tamang sagot. Wala kang karapatang tumutol kung wala ka palang sagot. Anong tinutol ko? Ito. Oh, anong tinutol ko? Diyos ang gumawa. Brad, sabi ko, saan ang ebidensya? Yan nga. Tumutol, tutol ka pa na. Tanongin kita. Tutol ka pa na Diyos ang gumawa? Ha? Tutol ka pa na Diyos ang gumawa? Hindi ako naniwala. Tutol ka pa? Anong ko? Tutol ka ba? O hindi ka tutol? Hindi ako naniwala. Ano pinaniniwalaan mo ngayon? Kung hindi ka naniniwala doon, ano pinaniniwalaan mo? Pinaniniwalaan ko, Brad, yung mga bagay na mapatunayan. Hindi yung claim-claim lang ng Kaya nga, naniniwala kayo. Pinaniniwalaan mo, ang Diyos na sagot namin. Oh. Ang tinatanong namin yung pagtutol mo, sabi mo hindi mo sinasabing mali. Pero yung pagtutol mo, automatic mali yun. Synonyms yun, bro. Ang sabi ko, Brad. Ka, mali. Ang ibig sabi ko, ano saan ang proof nyo? Wait lang. Kasi sumasabay ka. Si God nga. May answer kami si God. Mabaliwanag. Ikaw, wala kang sagot ni isa. Kami may sagot ayon sa Biblia namin, si God. Ngayon, ang kulit mo kasi kanina ka pa tanong ng tanong, pag sinasagot ka namin, tapos God, ayaw mong tanggapin. Pag ito, ikaw ang tinanong, wala kang alam. Bro, huwag ka lang magipag-alo. Wala ka naman palang alam itututol na isagot sa sinasabi mong mali-mali. Huwag ka lang magtanong. Eh, pag sinagot ka, ang sinasabi mo naman kami, babalik namin yung tanong sa'yo, eh, hindi ko alam. Anong purpose mo nagtanong ka pa rito, bro? Kami may sagot. Ikaw wala sagot. Ito yun, oh. T-shirt like that. Lako. So, ito naman ngayon. Ito ngayon, ano? Tayo, nagpapatunay tayo na kaya may ginawa dahil may gumawa. At yung pinakaunang gumawa ng tao, hindi tao yung kaya nga tao ginawa eh. Hindi tao yung unang gumawa. At sagot natin doon, yun ay Diyos. Ito namang si Milson, tutol siya doon. O sige, tutol siya doon. Kaya tutol siya na Diyos ang gumawa ng pinakaunang tao, dapat sagutin niya kung sino unang gumawa. Wala akong pakialam kung anong pinaniniwalaan niya. Wala akong pakialam doon. Wala akong pakialam kung meron siyang kiniklaim o wala. Pag tumutol ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Wala kang karapatang tumutol kung wala kang tamang sagot. Sayang naman. Ang sabi, papasukin si Melson dahil magaling. Ang nakita ko, hindi kagalingan eh. Walang alam eh. Mayroon ba magaling na sasabihin na hindi alam? Oh. Ngayon, Melson, ganito. Ulitin kong tanong ko. Mag-focus ka sa tanong ko. Huwag kang sumagot nang hindi ko tinatanong. Kategorika lang question ko sa'yo. Sige. Yung sinasabi namin na Diyos ang gumawa ng unang tao. Tutol ka ba doon o sang-ayon ka doon? Patunayan mo muna. Hindi. Tingnan mo tayong taong. Hindi, patunayan mo. Nag-claim ka. May claim ka. Categorical. Huwag kang, hindi uubra yan. Ako umiiwas sa tanong, bro. Umiiwas sa tanong. Alam mo, Melson, the more na umiiwas ka sa aking tanong, ang daming nakakakita na butataka. Ha?
butatang butata ka. Kaya para hindi naman mahalata na butata ka, sagutin mo ang tanong ko. Sumasangayon ka ba sa sagot namin na Diyos ang gumawa o tutol ka? Sagot. Ano yung ulit? Ang sabi namin ganito, ang gumawa ng unang tao, ang Diyos. Ang tanong ko, tutol ka ba sa sagot namin o sang-ayon ka sa sagot namin? Tanong nga, kung ang claim nyo na ang Diyos ay gumawa ng tao. Hindi yan ang tanong ko. Ikaw talaga. Alayo na sagot. Don't play with words sa akin, bro. Hindi uubra yan, pamimiloso po mo. Ulitin mo. Kung ang kalaban mo, huwag kang umasa na uubra, pamimiloso po mo. Ulitin ko ang tanong ko. Hindi, kiniklarify ko lang. Ulitin ko ang tanong ko, makinig ka. Ang sabi namin, kami niniwala na ang gumawa ng unang tao ay ang Diyos. Ang tanong, tutol ka ba sa sagot namin o sumasang-ayon ka sa sagot namin? Hindi ko masagot directly, patunayan nyo. Hindi. Patunayan nyo. Sumagot ka ng categorical. Wala ka silbi. Wala kayo eh. Patunayan nyo muna. Sumagot ka ng categorical. Tutol ka ba doon sa sabi namin? O sang-ayon ka doon? Magtututol na wala pa man akong... Wala pala. Wala. Maganda siguro bro dyan. Schedule yan sa talakayan. Yes bro. Schedule po yan bro. Walang silbi. Useless na usapin to. Basura. Wala sagot, wala matino, wala sagot, puro tutol, wala sagot. Hindi alam. Tutol, wala namang alam. Akala ko magaling eh. Paano pero yan sa sagot bro, wala nang alam sa kanya na nanggaling. Wasting time, wala puro walang alam bro, parang wala kang matututunan din diyan. At wala na tayong time bro, wala na tayong time. yung ating pagpatunay, napapabigatan natin. Bakit? Merong kayang gawin ng Diyos din natin kayang gawin. Ay, halimbawa, bakit ang siyam na planeta hindi nagbabangga? Bakit sa dami ng siyam na planeta sa sa solar system, ba't hindi nagbabangga? Bakit yung araw, noon pa man, apoy na yun, hanggang ngayon apoy pa rin? Wala ba katapusang apoy yan? Alam ko, kayang gawin ng Diyos yun. Yung buwan, bakit hanggang ngayon buwan pa rin siya? 'Di ba? Alam natin Diyos ang gumawa noon. Kaya napakatibay ng ating imbidya. Sabi ka sa Biblia kasi, hindi maididinay ang Diyos sa kanyang mga gawa. Gaya na lang halimbawa, ang magaling na karpintero, hindi mo madidinay sa kanyang gawa. Kung ang kanyang ginawang lamesa ay napakaganda, talagang magaling na karpintero siya. Pero yung kanyang lamisang ginawa, kawawa naman. Hindi siya magaling na karpintero. So yung isang karpintero, o sea, yung isang pintor ano, malalaman mo kung magaling ang pintor o hindi sa kanyang ginawang sining. Kung napakaganda ng kanyang art na ginawa, ba, magaling na pintor ito. Kung maganda yung lamesa ng kanyang ginawa, aba, magaling na karpintero ito. So napapatunayan sa kanilang mga gawa. Ito naman siya ngayon, tutol ng tutol. Alam sa amin mga Kristiyano, hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Hinamon yung mga scientists dati, kaya nyo bang gumawa ng isang paa ng ipis, isang paa lang ng ipis ha? O di kaya itim na buhok? Yung tunay na itim na buhok. Ngayon, wala pong magawa ang scientist eh. Puro kayo science. Okay naman ang science, pero hindi yung mananaig sa talagang Diyos, no? Kaya sabi natin ngayon, may Diyos, siya ang una gumawa. Paano totoo ang unang tao magsalita? Kasi yung Diyos, kinakausap yung unang tao. Kaya ang tao, naririnig niya, kinakausap siya ng Diyos, natuto siya magsalita. Dahil, babies imitate what they hear. Pati mayna. Lagyan mo yung mayna sa hawla. Lagyan mo lang ng videotape o tape recording na ang tanging audio is, pangit ka. Pag yan nagsalita, walang ibang sasabihin niyan, pangit ka. Then yun naririnig ng mayna. Pati parot. Yun naman ano niya. Pangit ka. Bakit? Yun na kanila naririnig. Ito naman, tutol ng tutol. Habang tanungin anong tamang sagot,
Hindi ko alam. Basura ka. Wala. Ano, hihilit ka pa. Sige, mabigyan na lang natin kahit lagpas sa oras. Tira yung galing nito. Brad, sige. Hello. Brad, una sa lahat, una, wala akong claim. Okay? Wala akong claim na kailangan patunayan. Okay? Ikalawa, kayo ang may claim. Ang simplihan ko lang sinabi ko, ang ibig ko sabihin ganito. Sinabi ko ngayon, isinulat ko ngayon, akong gumawa ng bahay mo. Maniwala ka, hindi. Karpintero ako. Sabihin ko, sumulat ako ngayon sa'yo. Akong gumawa ng bahay mo. Maniwala ka, hindi. Maniniwala ako. Kasi... Maniwala ka. Bakit kaniwala sa akin? Ano, hindi ka, sumulat, hindi ka nakakapunta sa bahay ko nang walang pahintulot ko. Mag-isip ka naman. Oh, sige. Paano kung mag-aawang ang bahay ko kung hindi ka magkikipag ano sa akin? Magkikipag, ano daw, negotiate? Correct. Kailangan ang bahay ko nun. Ikaw talaga. Kailangan ng, ano, dapat witness ka. Witness ka, tama? Kailangan mo akong kausapin, Brad. Correct. Correct. Ay, tama nga, tama. Sa ngayon, ako ng bahay. Okay yan. So, kailangan witness ka directly, di ba? Payag ka. Nagipag-communicate ka. Doon ko malalaman na ikaw ang gagawa ng bahay ko. At saka, huwag mo akong itulad sa Diyos. Hindi naman ako Diyos. Pangalawa, kaya kami naniniwala na may Diyos kasi yun ang kumausap sa unang tao. Sabi ko sa iyo, hindi mo magagawa ang bahay ko kung hindi mo ko kakausapin, hindi ka makipag-negotiate sa akin. Ngayon, yung unang tao kinausap ng Diyos, kaya ang tao natutong magsalita. Ngayon, kung tututol ka, wala man akong pakialam kung may kiniklaim ka man o wala eh. Kanina pa tayo eh. Wala akong... Pwede pa ako magsalita? Hindi ako magsalita eh. Kasi bro, kanina ka pa sabi, wala kang kiniklaim. Wala kami pakialam kung meron kang kiniklaim. Ang sa amin ito, lang... Ipaliwanag ko yung punto ko. Ang sa amin lang, kung tututol ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Brad, ganito, sige. Pwede ako paliwanag ulit. So kanina, sinabi ko ang bahay mo akong gumawa. Sumulat ako na akong gumawa ng bahay mo. Sabi mo, kailangan kausap ka. Okay? Kailangan witness ka mismo, di ba? Ngayon, pag sinabi ko ngayon, ang bahay ni Presidente akong gumawa, sinulat ko. Maniwala ka, hindi? Ay, mukha mo pala, hindi nakapanipaniwala eh. Ha? Maniwala ka ba, hindi? Panipaniwala. Hindi nga, example ko na lang, analogy lang yan. Pakialam sa example mong ano, mali analogy ang... Yan, Brad. Hindi analogy. Ko muna hindi analogy. Ko lang yan. Brad, analogy ko lang yan. Para katulad, tulad ko sa Biblia nyo. Bakit? Pwede ako masalita? Walang alam yan, bro. Tulad ko sa Biblia nyo, na hindi porki nakasulat, ay totoo agad. Hindi analogy yan. Bakit? Ang kakausapin mo dyan, yung presidente mismo. Kaya nga, sinulat ko nga sa'yo. Adan, sinulat ko sa'yo. Si Adan, kinausap mismo ng Diyos. Kaya si Adan, kung magsalita. Hindi nalaman ni Adan na may Diyos kasi kinausap siya ng leon. Ikaw, ano ka ba? Brad, hinantulad ko sa Biblia, Brad, na pinaniwalaan nyo. Okay. Oh, hindi, mali. Kaya sinabi ko, sinulat ng mga unang tao ang Biblia, naniwala lala na yan, yun. Lala yan. Ganun is ang punto ko. Sinulat ko ngayon na ako lumawa sa bahay ng Presidente. Maniwala ka ba? Ulitin ko ha. Wala akong pakialam kung kiniklaim ka ba o wala. Ang sa akin lang, kung tututol ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Sa amin, punto por punto, Brad, pag kami tumutol, alam namin ang tamang sagot. Hindi kami tututol kung wala kaming alam kung ano ang tamang sagot. Yan ang amin sa punto por punto. Pwede ko magpaliwanag muna? Ako muna? Pwede nyo magbigyan muna ng paliwanag? Pwede man ako? Mali nga yung paliwanag mo, bro. Wala kang magbigyan. May claim ka ba? Wala. Muna? Ako muna. Hindi ako makapagsalita ng maayos eh. Brad, ganito, Brad, ang ibig ko sabihin, kasi kayo, naniwala kayo sa sulat lang ng Biblia. Diba? Hindi kayo directly witness. Sinulat ng mga unang tao, na actually, hindi ko niya alam kung sino sumulat talaga, hindi niyo makonfirm yan eh. Walang makapag-confirm. Sabi-sabi niyo lang na Moises yan, kahuan yan, pero walang makapag-confirm. Yun ang upunto ko. Kaya sinabi ko, hinantulad ko na ako sumulat ako na ang bahay ni Presidente, nag-claim ako na ako ang gumawa sa bahay ni Presidente, sinulat ko, pinabasa ko sa iyo, maniwala ka ba? Hindi. The same with the Bible. Na mali. Sinulat na ng mga unang tao, pinabasa sa inyo, naniwala ka ba? Hindi. Mali.
Ngayon, naniwala kayo na hindi wala kayo ebidensya. Ang ibig ko sabihin, sinulat ko na akong bumawa sa bahay ng presidente. Paano ka maniwala? Dapat may ebidensya ako, may pakita sa iyo na ako nga ang gumawa. Hindi dahil sa sulat lang, naniwala na kayo. E paano pala hindi ako gumawa? Ano mali. Ang sabi ko, yung sinulat ng Biblia, kailangan ng ebidensya. Hindi di porke nakasulat, ay maniwala na kayo. Eto. Ay, sinabi ko eh. Mali ka, anong ebidensya nyo na yung sinulat ng Biblia na totoo? Na si okay, ang Ginoo ang Diyos ang gumawa ng tao. Ano ebidensya nyo? Ako ba paliwanag? Ako ba paliwanag? Ganito yan o. Sabi sa Biblia, ang tao ginawa sa alabok ng lupa. Yan ha? Sabi sa Biblia na ang tao ginawa sa alabok ng lupa. Pag ang tao krinimit, anong mangyayari? Sagutin mo. Of course, maging abo. O, totoo ba sabi sa Biblia o mali? Brad, directly direct observable yan. Wait. Kahit hindi ako makabasa ng Biblia. Tanong sa'yo, totoo ba ang sinasabi ng Biblia na ang tao ay ginawa sa alabok ng lupa? Totoo ba ang tao na gumawa sa galing sa alabok ng lupa? Totoo ba ang sinasabi ng Biblia na ang tao ay ginawa sa alabok ng lupa? Hindi at babalik sa alabok. Hindi ako makakonfirm. Hindi lang kung naniwala. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Kung anong tanong ko, yun ang sagutin mo. Bakit ako? Hindi ako confirm ako eh. Kalo tanong ako ng 1 plus 1, huwag kang sumagot ng araling panlipunan. Bakit ma ako ang pinapakonfirm mo? Yes! Ano may claim yan? Bakit ako pinapakonfirm nyo? Ako confirm ko sa'yo para mapatunayan kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi. Sabi ng Biblia, ang tao ginawa sa alabok ng lupa. Bakit ako ang pinapakonfirm mo sa claim nyo? Hindi, tapos mali ka eh. Mali ang tanong mo, brad eh. Ano ba ng salita? Ako pinapakonfirm mo sa... Talaga? Sa salita ko, huwag mo ko sabayan. No? Bro, nagmukha kang katawa-tawa sa gabing ito. Sa totoo lang. Ikaw na mukhang katawa-tawa. Bakit? Kinonfirm niya na ang tao pag cremate nagiging abo. Hindi ba? Kinonfirm niya, di ba? Tapos ngayon, tinanong ko na siya ngayon, totoo ba? So ngayon, sumasangayon ka na, totoo na sinasabi sa Biblia na ang tao ginawa mula sa alabok ng lupa. Biglang nag-iba ang sagot. Naku, wala ka bro. Eto, sabi sa Biblia, sabi ni Kristo sa Biblia, bigyan niyo ako ng barya. Oh. Kaninong mukha nandito? Sabi ng mga Israelita, mga nandoon kay Cesar. Cesar na mukha 'yan. Sabi ni Kristo. Kung ganoon, ibigay niyo kay Cesar, ibigay niyo ang sa Diyos, ibigay niyo sa Diyos ang sa Diyos. Tanong ko naman sa iyo. Sige, subukan natin yung galing mo. Wala akong nakitang galing dito eh. Brad, wag mo ako ipa-confirm sa claim nyo. Totoo ba na merong ano coin Brad, of Tiberius Caesar? Ano ba klaseng tanong yan, Brad? Akong pinaka-confirm nyo, sa paano ba niniwala nyo? Tumututol ka sa Biblia. Sabi mo kasi, kami naniniwala sa Biblia. Eto, Brad, sabi sa Biblia, si Kristo may hinawakan na barya. Sabi niya, kaninong mukha nandito? Sabi naman ng mga tao kay Cesar. Tanong, meron ba talagang barya na kay Tiberio Cesar o wala? Brad, bakit ako ang pinaconfirm? Ulitin ko ha, hindi ako tumututol. Pinaconfirm ko sa'yo kasi sabi kanina, agad-agad kaming naniniwala sa Bible. Sabi mo kanina, no? Agad-agad kaming naniniwala sa Bible. Kaya tinatanong kita ngayon, nasa Bible, si Kristo may hinawakan na barya. Sabi niya, kaninong mukha nandito? Sabi nila kay Cesar. Tanong, meron bang coin na ganyan in real life o wala? Meron. Ayun, dito to sinasabi sa Biblia. Brad, sabihin ko sa iyo, maraming totoo ang sa Biblia. Ayun. Lalo na yung mga tao. Na. O isa pa. Yung, Brad, pagsalita mo muna ako eh. Palagi yung ako, tapos pag ako nasalita, mimute nyo. Kinoconfirm ko ako mismo na maraming salita sa Biblia na totoo. Katulad ng bansang Israel. Merong Israel. Merong Israelita. Merong Hudiyo, merong Kristyanismo, totoo yan. Pero yung sinasabi ng Biblia ng mga Diyos, yan ang kailangan nating ibinigay. Ito. Ang Diyos namin, alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi pa nangyayari, alam na niya kung mangyayari. Kaya, basa muna ako talata bro, wait lang ha. Sabi ganito. Sa Hebreo nono, noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan,
sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ng sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So ang Diyos na sa ang Diyos namin mga Kristiyano, hindi pa nangyayari ang isang bagay, alam niya na mangyayari na. Ikaw bro, tanungin kita, kaya mo bang gawin yun? Hindi ko kayang gawin yun. Oh, yan, hindi mo kayang gawin yun na, pero kaya ko patunayan na kayang gawin yun ng Diyos. Bakit? Tinuro kasi ni Kristo sa kanyang mga apostol. Kaya okay. Ito, confirm ko lang sa iyo ha, isahin lang natin to ha. Okay, okay, sige. Ito, tinuro niya sa mga alagad. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Totoo ba yan o mali? Totoo. Ayun. De, totoo nga ano? Sinasabi ng Bible na unahan. Ulitin ko ha. Totoo na darating yan kahit hindi hulaan ng Diyos nyo. Maibigin sa salapi, palalo. Mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utam na loob, at napastangan sa Diyos. Ito ba yan ang nangyayari ngayon? Nangyayari. Normal sa tao na nangyayari yan. Bro, hinulaan ng Diyos nyo, bro. Hinulaan ng Diyos nyo ang nangyayaring normal. Sige, verse 3. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Totoo ba yan? Totoo. kahit hindi pa sinabi ni Kristo yan, Brad, nangyayari na yan. Kasi normal na nangyayari sa tao yan. Huwag niyo sabing hula yan. Bakit niyo sabing hula? Nangyayari yan kahit hindi pa sinulat ni Kristo yung sinasabi mo. Sige. Unahin natin tong una. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Tanong ko sa iyo, normal lang pala yan eh. Di ba sabi mo, normal lang yan, ano? Normal. Nagagulo na ang tao, wala pa yung Kristo. May away na, kahit hayop, may nag-aaway na yan noong unang panahon. Anong away noong panahon ni Adan at Eva? Ha? Anong away, anong kaguluhan nangyari noong panahon ni Adan at Eva? Brad, claim nyo yan na si Adan iba ang unang tao. Huwag nyo ako ipakonfirm. Sige. Hindi ko confirm si Eva. Ito na lang. Meron ba kaguluhang nangyari doon sa panahon ng unang tao? Sinong unang tao ang tinutukoy mo? Eh sabi ko si Adan at Eva, ayaw maniwala. Eh di ikaw bahala. Kayo man nag-claim ng brand. Kayo man nag-wag mo nga pa-confirm sa claim nyo. Wala nga akong, sabi ko nga eh, huwag mo kaming tanungin kung sino sila dahil hindi ka naman naniniwala. So ikaw na bahala doon kung sino yon. Ang tanong nyo kasi, bahala, ha? Ang tinatanong nyo kasi, ako ang pinapakonfirm nyo. Sige. Ano to eh, mukhang paiwas to lagi. Hindi paiwas, Brad. Hindi ko nag-claim. Granting! Granting! Without admitting na hindi yon si Adan at Eva. Sige, walang pangalan Adan at Eva. Unang tao na lang. Oh. Sa panahon ng unang tao, may kaguluhang nangyayari, wala? Most likely, kasi wala ako doon ha. Yo. Evidence na miro. Likely, pero normal sa tao. Okay. Normal sa tao na magkagulo. Sige. Normal 'yan. Next. Dahil normal lang pala sa tao ang magkagulo. Tanong. Mm-hmm. Anong kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Ha? Ano sabi mo? Sabi mo kasi normal lang sa tao na magkagulo. Ang tanong ko, anong kaguluhang nangyari nung sa panahon ng unang tao? Brad, kaya sabi ko most likely kasi ang tao talaga normal nag-aaway. Yun nga, normal nga. Normal kasi sa tao yan. Huwag mo sabi kasing hula. Normal sa tao nagkagulo yan. Normal na, sabi ko, diba? Normal sa tao nagkakagulo. So, ang tanong ko sa'yo, ano nga kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Wala pa ikalawang tao ha? Unang tao pa lang. Anong kaguluhang nangyari sa panahon ng unang tao? Most likely, nag-aaway sila. Nag-aaway. Sino kaaway niya? Sila, mga tao. Hindi, unang tao nga eh. Sila nga mismo nag-aaway. Unang tao. Sabi ko sa'yo kanina, hindi ko tinatanong yung ikalawang tao. Doon sa unang tao tayo. Dahil normal pala sa tao na magkagulo,
unang tanong ko sa iyo, anong kagulo ang nangyari nung panahon ng unang tao? Wala pa 'yung kalawang tao, ha? Unang Brad, tao lang. Oh, sige. Hindi ako nag-claim kung anong kaguluhan. Ang sabi ko, normal sa tao na magkagulo. Oh, normal lang sa tao nga. Huwag mo tanungin nang hindi ko kiniklaim. Kaya nga, normal lang sa tao magkagulo. Ano ba yan? So ano ang kaguluhan nangyari sa panahon ng unang tao? Hindi ko nga alam, Brad. Alam ko, mayroong kaguluhan kasi normal sa tao yan. Alala. Again, nagdila na naman na walang alam. Maya mga kapuntos, ha? Sa gabing ito, napatunayan natin na itong ating bisita, tutol ng tutol, wala namang alam. Kaya kayo nanonood ngayon, saan kayo maniniwala sa amin na may konkretong sagot? Sabi niya, claim lang. Eh, may ebidensya naman. O sa kanya na wala namang ebidensya. Kawawa naman. Wala na, bro. Kita ng karamihan na wala na. Yung mga argumento mo lahat, basura na lahat yon. Okay, so alas 10:29 na, isang ito na lang, alas 10:30 na. Lagpas na tayo, pinagbigyan ko lang to siya dahil may nagsabi magaling daw. Yes, attend na? May sabi dito, sa job 27-6, pinatunayan ng science. Ano ba yun? Pakay ano? Ano yan? Job 27-6. Ayan. Sabi, hindi ko isusuko ang aking katwiran, budhi ko'y malinis, di ako sinusumbatan. Yun. Okay. Tsaka meron pang ano, nakalimutan ko lang sa, ano, sa Isaias yun eh, na hindi pa alam ng tao kung paano gamitin, gumamit ng science. Sinabi na sa Biblia na ang mundo bilog. He that sitteth upon the circle of the earth. Oh. Paano ba niya sasabihin? Wala pa namang ano yung scientific method ang panahonin ng Isaias. Ano talata yun, bro? Ano? Ano yan? Ano? Isaiah 40:22. Oh, sige, basahin natin sinasabi 22. Sa Isaiah 40:22. Oh. Wala pang ano nito, ha, scientific method, ha. Pero ang sabi ganito, it is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers stretch out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell. So ganito, sa panahong ito, hindi naman alam ng tao na bilog ang mundo, eh. Ano nakakalang bilog ang mundo? Wala pang science noon, wala pang NASA noon. Ang alam pa, kung basahin mo yung sa ano, doon sa ibang aklat, ang mundo lapad. The earth is flat. Kasi akala nila flat. Oh, pero dito, the earth is round. He that sitteth upon the circle of the earth. So, hindi malalaman ng ano yan, ng writer ni Isaias kung walang nagsabi sa kanya. Tutol ng tutol. Wala ka ng ano, bro. Lahat ng ano, basura. Pag tinanong ka, hindi mo alam. Kontra ng kontra, claim ka ng claim. Yung claim namin, napapatunayan sa aming ebidensya. Halimbawa ganito, ebidensya namin na may Diyos kasi siya ang kumausap sa unang tao. Oh, anong gusto mong ebidensya? Yung makikita mo? Yun ang ebidensya yung hinahanap mo? Saan siya natira? Ang complete address. Yun ba ang hinahanap mo? Ha? Yung bang hinahanap mo? Na kung totoo ang Diyos nyo, saan siya nakatira ngayon? Bigyan mo ko ng complete address. Gaya na nakaharap ko sa ano? Sa Plaza Independencia? Uy, yung matanda doon? Nuku. Rodando, mali pala. 26-7. 26-7, hindi. 27-6. Nabaliktad yun. 26-7. Job 26-7. Oh, sige, tingnan natin. Sabi sa 26-7 ng Job, ganito. Ayan o. He stretched out the north over the empty place and hanged the earth upon nothing. O, nakabitin ang planeta sa kawalan. Paano nalaman niya ni Job?
Kung walang Diyos na nagsabi na ang earth nakabitin sa kawalan. Oh. Kaya nalaman ni Job yan dahil may nagsabi sa kanya. Oh, kaya nako, ako papipiliin ako sa kung maniniwala sa Biblia na may sagot o dito sa maang-maangan effect. Tanungin ba naman tutol ka o hindi? Wala akong kiniklaim. Di ko tinatanong kung may kiniklaim ka. Gamitin mo yung utang ko tinatanong ka ng maayos, no? Huwag kang sumagot ng ano, kung sa ano pa yan. Yeah, mga Katoliko, panoorin nyo palagi ang punto por punto. Dahil sa programang ito, matututo kayo at ang maling argumento ng mga sulpot, hindi uubra rito. No? Yeah. Lagpas na 10:23 na. Kailangan natin tapos. Ha? Andyan pa ba si Brother Jando? Andyan si? Andyan pa si Milsam. Andyan pa? Eh, bakit kaya siya atheist? Yun, magandang tanong yun. Bakit siya atheist? Sige, tanungin natin. Brad, actually, itong mahirap ito pag ganito kasi nawawala ako palagi, hindi ko pinuputulan agad ako eh. Atheist ako, Brad. Ganito, paliwanag ko siya, atheist ako. Dahil kayo ng mga religion na nag-claim na may Diyos ay hindi nyo mapatunayan yung claim nyo. Kinukonclude nyo agad eh. Nabasa nyo lang sa Biblia na may Diyos, naniwala kayo agad. Wala kayong ebidensya na basta nabasa. Kaya in-example ko kanina na sinulat ko, may sumulat na ang bahay ni Presidente akong gumawa. Naniwala kayo agad doon? Na wala ebidensya? Kailangan ko na ebidensya para maniwala ako na totoo yung nasulat. Ipaliwanag mo to bro. Gusto ko ipaliwanag mo ito. Paano nalaman ni Hope na ang earth nakabitin sa kawalan? Basahin, Brad, naintindihan mo yung binasa nyo niyan? Yan ba ay directly observable? Hindi. Ikaw, sagutin mo yan. Paano nalaman ni Hope? Directly na obserbahan ng tao yan? Paano nalaman ni Hope? Wag mo akong tanongin. Ikaw tinatanong ko. Paano nalaman ni Hope na ang earth nakabitin sa kawalan? Brad, ito ang sagot ko. Wala ko pakialam dyan kay Hope. Oh. Kailan isinulat ang aklat ng Hope? Ang yung sinabi ni Hope. Sige, walang alam to. Sige, dagdagan natin ng kanyang pagkakamala. Directly maobserbahan, Brad. Makita ko yan sa langit. Walang nabitin. When the book of Job was written. Ayan. Tingnan natin to. Ayan. Tanungin. Tingnan natin to, ha? Ano to sa science, eh? Ayan. Okay. Ang sabi dito, scholars agree that it was written between 7th and 4th centuries BCE. With the 6th century BCE as the most likely period for various reasons. So, ito tayo ngayon. Sa ang aklat ng Hob, based sa mga scholars, at ang ating kosmo, hindi naman scholar to. Based sa mga scholars, ang Book of Job was written between 7th and 4th century BCE. Tanong ko sa iyo, kapatid, na kung sino ka man. Sa taong 7th century BCE, paano malalaman ng tao na ang mundo ay nakabitin sa kawalan? Brad, sinabi ko nga sa iyo kanina na yan, kahit walang sinabi ang Biblia, directly observable yan. Kahit tumingal ako sa langit ngayon, wala akong nakita nakabitin ang mundo. O, ba't niya sinabing ganun? Directly ko maobserbahan yan. Bakit niya sinabi? Yan ang observation niya. Bakit niya sinabi nakabitin sa kawalan? Kasi directly niya maobserbahan yan. Makikita ko. Paano niya maobserbahan? Kahit ikaw, makita mo, tumingin ka sa taas. Kung may, may tali ba pataas. Bak, tumingal ako sa taas, nakikita ko lang ulap. Oo, kaya nga, directly o, maobserbahan. Eh, ako yung nasa baba. Kaya nga, directly. At ang lupa, sa tingin ko, lapad. Oh, ako tatanungin mo, ako nakatayo sa gitna, ang tingin ko sa lupa, lapad. Tapos, okay, ako yung nasa baba, ang ulap na sa ibabaw. Ang tanong ko sa iyo, paano nalaman ni Hob na ang earth nakabitin sa kawalan? Para directly nga maobserbahan yan. Hindi maobserbahan yan. Ngayon dito, walang nakatali ang mundo. Ano yung nakatali? Kahit sa modern times ngayon, may mga grupo naniniwala na earth is flat. Kaya nga mayroong flat earth, ano eh? Earth ano flat. Ano bang punto natin? Flat ang mundo o nakabitin ang mundo? Ano ba ang taga? Nalito ako. Naku, ano ba naman to? Ayoko yung bububuhan dito. Pasensya ka na bro. Wala akong panahon sa iyo.
Ayoko na yung ano. Tuloy, bro, dyan to. Huwag mo na yung tanongin. Tanongin natin bakit sa atheist. Ay, ayaw nga sumagot eh. Sabi niya, siya ay atheist dahil hindi siya naniniwalang may Diyos. Siya naniniwala sa Bible, siya naniniwalang may Diyos. Tayo daw, claim ng claim, wala namang ebidensya. Ang daming ebidensya inilabas natin kanina. How the babies learn to speak. Ebidensya yun. Kung ang bata natuto magsalita sa kanyang mga magulang, then sino ang nagturo sa unang taong magsalita? Ebidensya yun. Eh, maliban na lang, kung hindi mo naunawa ang ebidensya yun. Kasi, ang mindset mo, isa, maniniwala lang ako makapagbigay ka ng complete address at makikita ko siya sa aking mga mata. Ganyan kayo mag-isip. Oh. Meron kasing sa conversion story, Brother John Do, na kaya sa atheist kasi wala siyang naramdaman na may nagmahal sa kanya. Parang gano'n. Mm. Ayun pala. Nasa kanya pala ang diferensya. Kaya, o sino man nagsabi kanina, papasukin nyo yan, Brother John Do, dahil magaling ito. Based sa argumento nga nakita natin, tingnan natin ang comment section. Basahin ko yung mga comment section ha. Ang mga tao ang ating padesisyonin. Kung ano ang kanilang masasabi sa ano ito sa ating ano dito, okay? Sabi dito ni ano, Dominador Galvadores Maputol Tutot yan. Ayoko na sabihin yung dalawang words na yun. Nakikita naman siguro yan sa ano comment section. Huwag na patulan. Nagmumuni-muni lang yan. Oh. Ito naman si ano, ito naman tayo si Adauba Etumbaga Alex. Melsyo, magbigay ka ng ebidensya. Pilosopo, scientist ka ba? Nasa universe yan, hindi sa langit. Ayun. Bro, sabi Jando. Oh. Pwede bang maitanong lang na mga practical question lang, mga isa dalawa si Bromel? Kasi may pinag-aaralan ko yung mga 80s kasi sa buong mundo, sa Pilipinas, 1% lang sila. Sa buong mundo, 7% lang. 8 billion na tao. Lahat ng mga presidente naniniwalang may Diyos. Lahat ng halos na presidente, mga mayayaman, they believe. Siya lang ang tanging hindi naniniwalang may Diyos. Pero gusto ko sana siyang tanungin eh. No? Sa Pilipinas, only 1% don't believe in God. 1% lang yun. No? Eh, tatanungin ko lang sana siya pag anong pagkakaalam niya kapag siya namatay na kasi hindi siya naniniwalang may kaluluwa eh. So anong pagkakaalam niya pagka siya ay namatay na? Ano Bromel, kung nandiyan ka pa. So ang paniniwala mo, anong kainat na ng pamilya mo at ikaw kapag namatay kung wala hindi ka naniniwalang may everlasting soul? Ang paniniwala ko or ang sagot ko diyan natural na process ng mundo. Ang mundo natural ang may buhay. Oh, ang may buhay namamatay. Wala na. Ah, so wala na po 'yon. Walang so, kaluluwa kaya Brad, pwede ako magsalita. Kaya tinanong ko sa inyo kanina kasi nagki-claim kayo, ha? Nagki-claim kayo. Kayo ang may claim. Huwag niyo ibabalik sa akin ang pag-confirm sa claim niyo. Ako pinapa-confirm niyo sa claim niyo eh. Hindi ka ko naniwala kasi sabi ko nga kanina ako ay atheist. Dahil kayo na nag-claim na may Diyos, ay wala kayong ebidensya na may Diyos. May ebidensya ko kanina, brother. Ang sinabi nyo lang ebidensya, in-attribute nyo lang diritso. May ebidensya mo. Hala, ang tao nagsalita. Nagsalita dahil ang unang tao nagsalita, nakapagsalita, oh. Therefore may Diyos. Oh, sige, sige. Anong, sige, bro. Subukan kita ngayon. Using the rule of science. The rule of science. The science ka lagi, di ba? Rule of science. Paano matututo ang unang tao magsalita gamit ang rule of science? Brad, ang tao sagutin may mo. Utak. Okay, sagutin mo. Huwag kang magreklamo. Sagutin mo. Gamit ang rule of science. Paano matututo ang unang tao magsalita gamit ang rule of science? Gamit ang rule of science. Simple, normal, ang tao may utak. Hindi ko tatanong kung may utak siya. May tao, may utak ang tao, kaya nagkaroon siya ng language kasi nag-communicate siya. Bro Jando, pasingit lang bro kasi may kasunod kasi yung mga tanong ko na magaganda sige, para sa mga ako muna tayo, bro Jando. Lagpas na lang tayo dahil dami pa tanong si Brother Angel eh. Bigyan ko muna ka Brother Angel, sige Brother Angel, ikaw muna ang ano dyan.
Bigyan ko muna sa iyo. Maganda kasi mga tanong natin kasi Bromel, ganito yan, no? Meron kami libro, meron okay. kami sa science, may ebidensya kami. Sandali po ah. So ngayon, ang turo ng Diyos namin, kapag naniwala ka may Diyos, may everlasting life ka sa Diyos na sabi ng Diyos namin sa Biblia na may nakasulat talagang may Diyos gumawa siya ng siya hindi siya nag espiritu siya bro hindi wag mo, kaya hindi ka pwedeng hanapan mo kami ng matter sa material because he's the spirit okay tandaan mo naniniwala kami doon ikaw hindi so siya sabi doon sa aklat nagsasalita siya sa pamamagitan so may mga instrumento siyang ginawa no ngayon ang sabi ng Diyos namin sa Biblia bro kapag naniwala ka na matay ka, sumunod ka sa kanya, may everlasting life ka, napakaganda sa kabilang buhay ng kaluluwa mo, mararanasan mo yan. Sabi ng Biblia namin na tinututulan mo. Ngayon, sabi naman ng Biblia namin, kapag hindi ka naniwala, may impyerno ka naman. Ha? Sabi ng Biblia namin, ng Diyos namin na totoo. Ngayon, ikaw wala kang Diyos. Sabi ng Biblia, pag hindi ka naniniwala, dagat-dagat ang apoy ka forever. Okay? Lilinawin namin sa mga atheist. Sabi ng Diyos namin, pagka hindi ka naniwala na matay ka, yung kaluluwa mo susunugin sa impyerno. Susunugin ka forever. No? Wala ka nang babalikan. That's your final. Ngayon, ang tanong, kung totoo ang sa amin, halimbawa lang, totoo ang sa amin, which is claim namin yon. Handa ka bang okay ka lang may impyerno? Kung totoo kami ha, okay ka lang na may impyerno. O sige, i-clarify ko ha, yung i-clarify ko lang ha. Yung Diyos niyo ang sinasabi natin dito. Yung Diyos niyo na si Kristo ba 'yan? Yung Diyos niyo. Ang tinutukoy mo. Yung nasa Biblia namin, Diyos na Espiritu okay. na nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang okay. anak, okay. may impyerno ang hindi naniniwala kapag namatay. Kung okay. totoo kami, ah, hindi ko sinasabing maniniwala ka. Kung halimbawa, totoo kami, may impyerno ka forever, susunugin ka, okay lang sa'yo? Brad. No. Answer it. Kung totoo ka, okay lang. Okay ka lang may impyerno? Oh. Naririnig ka ng Diyos ngayon. Handa ka may impyerno, sabihin mo sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos? Ngayon, naririnig ka. Sige, patunayan mo na kung narinig ako. Paano mo sabi narinig ako? Oh, natatakot ka. Hindi nga. Diyos namin, naririnig. Sabi niya, ayaw mo naman, hindi ka naman naniniwala may Diyos eh. Di kaya mong sabihin sa Diyos ngayon, Diyos, dalhin mo ako sa impyerno. Oh, Diyos, dalhin ako sa impyerno. Kung totoo ka. Okay. Yan. Kasama ng buong pamilya ko. Oh, kasama ng buong pamilya ko, kahit buong kamag-anak ko. Brad. Gustong-gusto mong makarating sa impyerno. Brad, ganito. No, sabihin mo, gustong-gusto ko makarating sa impyerno, naririnig ka ng Diyos. Sina Charles, bakit mo ko pinapasunod? Sinabi ko na nga eh. Yun ang claim mo, hindi ka naman naniniwala. So you can say it. Sabihin mo sa Diyos ngayon, handa kami sa impyerno buong pamilya ko. Kahit saan ko niya ako dalhin, kung anong gusto niya, wala akong pake. Okay. Yun ganito lang ang tanong ko. Yung Diyos okay, na, okay na kami doon. Salamat. Okay, tinutukoy mo yung Diyos niyo. Kung ganun ka, totoo yung Diyos niyo, hindi ako mag-alala niyan. Kasi kung kay ang hindi naniwala sa Diyos nyo ay maimperno, lahat ng mga Muslim, Buddhist, lahat ng mga tao sa mundo maliban sa inyo ay maimperno kami lahat. So papayag yung all benevolent na Diyos nyo, maawain, okay sa kanya yan? Bakit hindi niya ipakita yung sarili niya? Bakit puro kayo libro-libro lang? Saan lang ebidensya? Kung may libro kayo na sinasabi yung libro ang ebidensya nyo, dripur ang mga Muslim, totoo din sila kasi may libro sila. Ang Buddhist, mayroon silang libro, totoo din sila kasi may libro sila. Yung bang ebidensya na sinasabi nyo? Riblo-ribloan, naniwala kayo? Dahil ang Muslim may libro, totoo sila kasi may libro sila? Ano, baka kayo ba yung magsalita? Eh, puro na daldal nang walang laman na pinagsasabi niyan? Wala nang... Walang laman. Ang sinasabi ko, Brad, walang batayan, walang ebidensya siya, tayo may Biblia, mayroong science, mayroong tayong Diyos na Espiritu na lumalang sa atin. May encyclopedia, may history,
Siya wala ni isang siya wala. Dadala ng data. Paniniwalaan data. Niya. Oh, last question, Bromel. Pag tinatanong, hindi niya alam. Naglalang po, sandali. Bromel, sino naglalang ngayon sa mundo? Brad, ang kayo kasi, pwede ko magpaliwanag ha? Kasi pinuputo niyo ako pag nagpapaliwanag ako eh. Wala nang kaming pakisip sasabihin mo dahil kanina kapasitan salita, ang nakita ko lang sa iyo, playing safe. Hindi playing safe. Hindi sumasagot sa mga tanong. Hindi safe lagi. Pag tinatanong, hindi mo alam. Ang sasabihin mo lang, sino nagtatanong? Sandali bro, Jando. Tinanong ko siya kanina, brother Angel, tinanong ko siya kanina. Yung paniniwala namin na Diyos ang nagturo sa unang tao magsalita, sangayon ka ba doon o tutol ka? Sabi niya, wala akong kiniklaim. Playing safe yun, kunwari ka pa eh. Hindi, kaya nga, sabi niya, hindi niya alam eh. Anin ko yun, dudugtungan ko. Sino naman ang pinaka ang nag-create ng unang-unang tao at o kaya ang mundo? Sino nag-create kung wala sabi Diyos? Sabi niya, sasabi niya dyan, kayo ang nag-claim. Ba't ako palalabas nyo ng ebidensya? Kayo ang nag-claim. Sandali bro, Jado. Pasagutin natin. Sino ang gumawa kung walang Diyos? Ay, puli sa iyo, Brother Angel. Tiisin nyo ano ha. Sige, Romel. Sa ulo niyan. Oh. Kung walang Diyos, sinong gumawa ng mundo at ng pinakaunang tao, Bromel? Pakisagot. Sagutin ko lang yung sabi ni Brad. Ang sinabi ko kanina, ang tanong mo kasi, akong pinapakonfirm mo sa paniniwala nyo. Ulitin mo tanong mo. Brad, ikaw na na-host. Ulitin mo tanong mo. Bakit mo ako pinapakonfirm sa claim nyo? Totoo ba o hindi? Bakit akong pinapaklaim mo? Okay. Kayo na claim yan. Bakit ako pinapaklaim mo? No, okay na po yun sa host namin. Ang tanong ko po, sino, kung walang Diyos, sino ang naglalang ng mundo at ng unang tao? Sino po? Kung walang Diyos ha, sa pagkakaalam mo. Kaya nga Brad, ang sagot ko, kasi wala akong ebidensya na nakita, kaya ang sabi ko, hindi ko alam. Hindi na kasi naman alam. Akong so tama na bro, na nakita. Jando, walang alam. Tama na. Bakit nyo, wala akong alam kasi wala akong ebidensya na may pakita. Brangel. Ang ipinapisabi ng ebidensya, libro-libro lang. Bro, ganito bro ha. Basta ko lang nakausap yan. Walang alam. Tutulog ko explain. Alam. Okay, sana ko lang alam. Ako muna mag-explain, kapatid ha. Sana maunawaan mo, kapatid, bakit kami naniniwalang may Diyos. No, kanina, sumagot ka na sa mga tanong na pasok sa eksistensya ng Diyos. No, dahil unang-una, kapatid, yung mga simpleng bagay na madali nating i-connecta kung bakit may Diyos, tulad ng yung existence nga, no? Dahil sana wag ka muna magsalita, kapatid, makinig ka lang muna. Una-una yung existence. Na ayon sa iyo, ikaw mismo, sinangayunan mo, walang existed na bagay na walang gumawa. Since we are existed here on earth or lahat ng bagay na nakikita, dahil existido siya, so therefore, merong gumawa. Sikan, yung way of motion, yung walang gumagalaw na bagay na walang nagpapagalaw. Halimbawa, mayroon kang sasakyan. Yung sasakyan, hindi yan aandar, hindi yan gagalaw, kung hindi papaandarin ng may-ari ng sasakyan. Tama ba, kapatid? Tanong lang, huwag ka nang magsalita, tanong lang, tama ba o mali? Sa law of physics, ano yan? Tinuturo yan. No? Na walang gumagalaw na ba yung way of motion, no? Walang gumagalaw na bagay kung wala nang papaandar. Ngayon, since ang mundo, ang araw gumagalaw, so therefore pasok na naman siya na mayroong isang being na nagpapaandar niyan, may nagpapagalaw niyan. No? How come yung mundo umiikot siya sa araw? Ngayon, hindi naman siya sumusobra, hindi kumukulang sa loob ng isang buong taon ang takbo niya, tama lang. Sino bang responsable sa pagpapagalaw na yan? Bakit ang isang buong taon meron lamang apat na season? Sino bang responsable sa pagpapagalaw na yan? Bakit yung mga dagat hindi dumidirekta yung alon, bumabalik pa rin siya sa tubig? Sino ba ang responsable sa pagpapagalaw ng alon ng dagat? Wala tayong maituro, kapatid. So, therefore, there is one existent being
kapatid, parang napusis ka na dyan. Merong isang being, kapatid, na responsable sa lahat ng paggalaw ng bagay. No? Mayroong isang being na responsable sa lahat ng bagay na eksistido. Ngayon, yung tanong ko sa iyo ko kanina, sino yung being na yan? Kung sa iyo, hindi yan Diyos, para sa amin siya ang Diyos. He is the supreme being. Siya yung pinaka principle of all existed being. Mapatao, mapahayop, planeta, ano man yan, hangin. Bagay na gumagalaw na nakikita o hindi nakikita, mayroong isang being responsable. Kaya eksistido yung bagay na yan. Na sumang-ayon ka din naman, na hindi yan pwede mag-exist kung walang nagpapagalaw, walang nagpapa-exist. Sino yung being na yan, kapatid? Yan ang iiwan kong tanong sa iyo ngayong gabi. Sino yung being na yan na responsible sa lahat ng paggalaw ng lahat ng bagay, responsable sa lahat ng eksistido nakikita at hindi nakikita, na dapat merong gumawa dahil ayon sa iyo, kung walang nagpapagalaw, kung walang nagpapa-exist, ay walang existed. Dahil sabi mo nga sa science, walang eksistido na nanggaling sa kawalan. No? So yan lang ang iiwanan ko sa iyo, kapatid. Bakit may Diyos? Dahil sa dalawang bagay lang. Actually, apat yan. Dalawa lang para mas madali. Yung existence ng bagay at yung way of motion, yan ang turo ng ni Saint Thomas Aquinas. Apat yan, pero dalawa lang. Yung existed na bagay, sino nagpapa-exist, at yung way of motion, bakit gumagalaw ang bagay, sino napapagalaw? Isipin mo yan, kapatid, para malaman mo may Diyos. Wala na, useless na, wala na. Puro siya play safe. Ayaw na mga mini na siya ay playing safe, no? Ano magagawa dyan? Bro, paalala natin sa kanya bago siya matulog ngayong gabi ito, ha? Sinabi mo na ikaw, bro, Mel, ha? Sinabi mo sa Diyos namin ngayon na may likha ng lahat ng bagay sa mundo at magdadala sa paghuhukom sa iyo sa pagdating ng araw. Sabi mo, gusto mong makarating na sa impyerno at hindi ka naniniwala sa Diyos. Pansin, tandaan mo yan, bro, ha? Yung sinabi mo, kasama na yung mga anak mo, mga pamilya mo, sabi mo, gusto mong makarating doon dahil hindi ka talaga naniniwala sa kanya. Kahit daling ka sa impyerno. Yan. Pag-isipan mo ngayon yan, bro, ha? Bagang bago ka matulog. Kung talagang matapang ka, hanggat may panahon pa, bro, pag-isipan mo yung sinabi mo sa Diyos namin na gusto mong makarating sa impyerno, pag-isipan mo mabuti yan. Dito ang punto, ang purpose namin, makaligtas ng tao, sana hipuin ka ni Lord. Napakabigat ng sinabi mo sa kanya ngayong oras na to, bro. Pag-isip ka, sana hipuin ka. Angel, di naman katakataka yun. Nasa Biblia yan eh. Ayan o, natupad sa kanya o. Ang mangmang ay nagsabi sa puso walang niya. Diyos, o. Walang Diyos. Yun ang aking punto ko dyan. O, oh, natupad sa kanya. O, hindi ba? O, di, totoo. Tapos, sabi niya, naniniwala tayo sa Biblia. Talaga. Yung sinasabi sa Biblia, totoo. O, kung mapipiliin, saan ako maniniwala? Sa may alam o sa walang alam? Andun ako sa may alam. Okay, so, lahat ng panahon para kay Melsom, napatunayan natin wala siyang alam. Maraming beses, wala siyang alam. Wala siyang alam. Na lang daw, brother, dyan daw sa... Isa na lang daw, sabi niya, oh, isa na lang daw. Siya ata yung sa profile na It's My Life, Bon Jovi. Ah, ganun pa rin. The same, tingnan nyo ha. Playing safe na naman uli yan, tingnan nyo. Brad. isa lang masabi ko. Mali ang sinabi mo na walang alam dahil hindi naniwala sa inyo. Ang sinabi ko lang, ang ibig ko lang sabihin bilang atin. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabi na sinabi mo na hindi mo alam dahil hindi ka naniwala sa amin. Tinatanong kita kanina, sarili mong sagot ang hinihingi ko. Ayan kanina, na. Refresh kaya natin. Ako, sinasagot ko kayo ng walang alam. Wala akong alam. Kasi, pwede akong masalita. Sinasagot ko wala akong alam. Kasi, una, yung sinasabing yung sinong Diyos o sino may taong gumawa. Sabi kong wala akong alam kasi wala akong ebidensya
walang ebidensya kahit kayo. Ano wala? Ebidensya yun. Nagpapatunay. Ang sinabi, yun, patunay yun. Kaya ang unang tao natutong magsalita dahil may kumakausap sa kanya. May naririnig siyang salita na ini-imitate niya, kaya siya natutong magsalita. Yun ang sinasabi ng science. Ang bata natututong magsalita by imitating the sounds they hear. Yung unang tao natutong magsalita dahil may kumakausap sa kanya. Ini-imitate niya ang mga salita nung kumakausap sa kanya. Kaya ebidensya sa amin yon, scientific evidence yon. Ikaw naman, tutol ng tutol. Kung tututol ka sana, huwag kang iiwas pag tinatanong ka kung mali pala ang aming sagot, sinong nagturo sa tao? Hindi mo alam. At saka, eto ha, ulit-ulitin ko ito ha, wag na wag mong sasabihin hindi yun ebidensya. Dahil ebidensya yung binasa ko na ang tao natutong magsalita by imitating the words, the sounds they hear. Kung ganun pala ang proseso pala ng science, then sino ang nagturo sa unang taong magsalita? Saan niya kinuha yung mga words? Saan niya kinuha yung mga sentences? Saan niya nakuha lahat yon kung wala siyang narinig na kumakausap sa kanya? Yun ang aming ebidensya yon, whether you like it or not, ebidensya yon. Ang sa akin na lang sana, pag tumutol ka, mabigay ka ng tamang sagot. Hindi yung pag tinatanong ka, hindi mo alam. Brad, pwede akong salita? Brad, ang sabi ko, hindi ako tumututol. Hindi lang ako naniwala. Huwag yung sabihin, wala akong claim na mali yan. Sinabi ko bang mali? Sige. Ko, hindi ako naniwala. Hindi ka naniniwala. O sige, bigyan kita, hingan kita ngayon ng ebidensya ngayon. Hindi ka pala naniniwala eh. Huwag kang ano dyan ha. Hindi ko ubra yung mga facial reaction mo. Nagmumukha kang ano, kawawa niyan. Eto, subukan ko yung ano mo, yung pilosopo mo ha. Hindi ka naniniwala. Then magbigay ka sa akin ng scientific reason paano ang unang tao natutong magsalita. Oh, tinan nyo? Tingnan mo ang pagkakamali mo, brad, ha? Bakit mo ako tinatanong sa hindi ko claim? Sige ko, no? Hindi ko naman tinatanong yan. Hindi ko naman tinatanong yan dahil may kiniklaim ka o wala. Matigas ang ulo nito, ha? Hindi ko tinatanong yan kung dahil may claim ka o wala. Kaya ko tinatanong sa iyo yan dahil tumututol ka. Hindi ka naniniwala. Dahil hindi ka pala naniniwala, doon tayo sa pinaniniwalaan mo. Now, ngayon, based sa pinaniniwalaan mo, by the rule of science, paano natuto ang unang taong magsalita? Huwag mong ipahid sa akin, naniniwala ka ba o hindi? Eh, ikaw mismo, natuto ka magsalita. Hinuruan ka na ng tatay mo. Kaya natuto magsalita. Ito naman ngayon. At niniwala ka naman na natuto kang magsalita at tinuruan ka na ng tatay mo. Hindi naman matidinay yun. Maski niko, naniniwala ka naman doon. Then dito tayo ngayon sa pinaniniwalaan mo. Huwag sasabihin namin pinaniniwalaan namin kasi sa amin kasi ang pinaniniwalaan namin, Diyos ang kausap niya. Ikaw, hindi ka naniniwala. Di based sa pinaniniwalaan mo ngayon. Sige. Based sa pinaniniwalaan mo, using the rule of science, paano natuto ang unang taong magsalita? Huwag mong ipahid sa akin ha. Ito ay based na sa unawang hawak mo. Hindi na sa unawang hawak ko. Kasi yung unawang hawak ko, Diyos yun. Pero sa'yo hindi eh. Sige, dahil hindi pala Diyos yun, ikaw magbigay ngayon ng sagot mo. Paano natuto ang unang taong magsalita gamit ang rule of science? Sige, go. Una, sagutin kita. Pwede mo magsalita muna, introduction. Ang sinasabi ko, Brad, kanina, pag may claim ka, dapat may ebidensya ka. Iwanag mo ang claim mo. Ipinsahan mo ang claim mo. Ipikon na ako. Sumagot ka na. Paliwanag mo ko muna. Wala pa pupunin tayo agad. Hindi tayo mapaliwanag.
kinagrab mo lang yung premise mo para sa para makapagpatutsada ka. Sagutin mo na lang ng diretso. Pinaliwanag ko nga muna. Sabi ko nga pag nagpatulad sa inyo ba, nag-claim kayo, susuport i-defense mo yung claim mo, di ba? Nag-claim ka eh. Sabi mo may Diyos, i-depensa mo. Patunayan mo yung ebidensya. Ngayon, ako, sabi ko nga kanina, ako ay atheist dahil ang mga atheist ay hindi mapatunayan yung kiniklaim nila. Ngayon, ayun ang kwan ko eh. Bakit mo ako pinapaliwanag sa mga bagay na hindi ko kiniklaim? Ko na nga ba, sabi ko na nga ba, iiwat lang eh. Walang silbi, walang silbi. Walang silbi. Dumadada pa rin eh, nang wala na di sumasagot, paiwas na yun eh. Bakit ko daw siya papasagutin? Kaya kita pinapasagot para matapatan mo ang paliwanag namin. Okay. Ano ba naman to? Utak naman, Brad. Kaya kita tinatanong bilang pagtapat sa sagot namin. Sasabihin mo ngayon, bigyan mo ko ng oras, magpapaliwanag ako, tapos sa paliwanag mo ba lang, ba't mo ko papaliwanagin? Idiiwas nga. Wala na, basura talaga, basura. Wala na silbi to. Wala na bro, wala ka na bro. Wala ka na, wala. Wala ka ng silbi. Sa akin, wala ka ng silbi. Bro, tapusin na natin. Basta